Yan guys, bakit hindi tayo nakakapag-upload ng video nitong mga nakaraang araw? Kasi mayroong nangyari. Nung nag-field ako last week, hindi naman hinihingi, nasira yung cellphone natin. So wala tayong pa-video. Ang ginawa, so nag-order ako sa Lazada ng battery para sa cellphone natin kasi wala naman tayong pambiling bago. Si mahirap lang tayo, di ba? Tapos ang in-order natin sa Lazada ay ito. So replacement ng battery ng cellphone natin. So ito guys, ito yung battery talaga ng original ng cellphone natin. So pansinin niyo naman, galing yan dun sa cellphone natin na ginagamit pang vlog. So ito yung original battery niya. So yung nakakabit ngayon sa cellphone natin, kaya tayo nakakapag-vlog ulit, ay yung bago na, yung replacement. Nakita ko sa Lazada, syempre alam nyo naman, ang Lazada kadikit na ng buhay natin ngayon. Kasi kahit saan ka sa mundo ngayon, meron ng online shopping. So shout out Lazada. So yan, ito, bumili tayo ng replacement na battery. Ito, wala na to. Dispalinghado na to guys, dispalinghado na. So kaya tayo hindi nakapag-upload ng video natin. Shoutout nga pala guys kay ano, kay Omar Cellphone Shop diyan natagpuan sa palengke. So sila yung nagkabit, at saka kay Stong, si Webster Stonilo. So siyang nagbaklas at nagkabit ng bago nating battery. Kaya shoutout sa inyo diyan, mga mabait at malulupit na magawa ng cellphone yung mga yan. So bukas ang plano namin ay pumunta sa bukid, tapos merong tingnan natin kung ano yung pinagkakaabalahan ng mother ko. So i-document natin bukas, kasama ko si Sayon. So yan lang muna, bukas wait natin kung ano yung pinagkakaabalahan ni mama. One eternity late. Yan, good morning guys. Ang adventure natin ngayon ay maglilibot tayo dito sa bukid. Puntahan natin yung pinapagawang maliit na business. Wow naman! Wow! Wow! Ni Nanay Mary. So, let's go! Ang kasama ko ngayon ay si Sayan! Okay, lakad-lakad kami dito. Dalawa lang kami. So, si ate at si mama nasa bahay. They're up! Yes! Yan, dito na kami. Nagli-layout daw kasi doon sa mga blocks ng Mary Hills. A few inches later. So, ito yung maliit na business na pinatayo ni Mama. Si Mama Mary. Yan ang entrance ng Mary Hills Memorial Park. So, sa pagkakalam ng lahat, alam naman natin, Memorial Park. So, ito ay libingan. Pero, hindi lang basta libingan. So, maglalagay din tayo dito ng mga amenities. Like picnic group, playgrounds, then may iba pa. Parang maglalagay rin yata kami ng ponds. Pond, yung parang anuhan ng mga isda. So ito siya. So out of ano, almost 3 hectares ito, itong lugar. So pinatag na, then nagle-layout na rin ng mga blocks-blocks tsaka yung mga daan. So nandun yun sa kabila. Ayan, gamit kami ng payloader. Tapos yung mga stick na yan, yan yung mga pagitan boundaries ng mga blocks. So yan, yun hanggang dun, sa taas dun, dulo dun. Tapos medyo ano siya, hilly, kaya Mary Hills ang pangalan. So ikot-ikot tayo dito guys para makita nyo rin kung ano na yung updates dito sa ating maliit na business ni Mother. Mother ko guys na si Mama Mary. Tubo, anong tayo? Kada block yung katulad din natin na ganyan-ganyan, nalagdun yung nalagyan tubo. So, yan guys. Ongoing yung pagpapakita at pagpapaano ng daan. So, papalabasin muna nila yung daan bago yung blockings na tinatawag sa mga lat-lats. Yan. Yan yung ginagamit nila. So, ito, sa lugar na to, dito yung block 8 na sinasabi. Yan.
So yan, meron tayo dyan. May ginamit din tayong bako. Saka yan. Yan yung proseso ng paggagawa ng Memorial Park. Na maliit na project ng mother ko. Yan guys. Puntahan natin yung kabilang block sa pababa. So ito yung mismong highway niya. Yan, nakikita nyo may mga tulos. Nagle-layout na sila. Yung kausap namin contractor dito, nagle-layout na sila kung paano yung gagawing visibility ng daan, yung mga blockings. So nakausap ko rin si Foreman. Yun, yung nakatayong nakaputi na yun. Sabi niya sa akin, pinaliwanag niya rin sa amin dalawa ni Mama Mary, na papalitawin muna nila yung daan para makita yung mismong itsura ng mga blockings. So itong nilalakad natin na to, ito yung pinaka highway. Three major roads to dito sa loob ng Memorial Park. Para mas madali magmaneobra ng mga sasakyan sa loob ng parke. So yan, yan yung itsura niya pag nandito na sa baba. Ayun sila. Ayun si Zion. Hi Zion! Go to nanay! Yan. So bakit may mga puti-puti na ganyan? Yan ang palatandaan ng kanilang daan. Guys, dati yan, ganyan kababa ito. So tinambakan namin ng ganyan para yan, yan talaga ang level niya. Kasi ito yung pinakamababang parte. Nandito rin yung bomba namin. Dito rin manggagaling yung water source namin. So ito, ito na siya ngayon. Tatambakan pa ito ng ganito kataas. Lahat nung galing sa taas na lupa, ibababa dito para maging hilly. Hindi siya masyadong matarik. So ito yung pinakasentro ng yan, yung may poste na yan, yung may plug na yan. Yan yung pinakasentro ng daan papunta dun, dun sa entrance. Yan, ganda. So sa mga clients namin, ito na po ang update natin sa ating Mary Hills Memorial Park. Yan, yan yung itsura nyo. Tapos ano yan, ang living natin dito, ang burial natin ay puro damo. Hindi, wala siyang nicho para malinis tingnan tsaka maganda, kasi nga Memorial Park. So hindi siya katulad ng ibang cemetery na may mga nicho ganun, para hindi creepy yung dating. Dito sa may pababa dito, dito na dito, nandito yung dati naming poso, dati naming bomba. So pansamantala ngayon pinahugot muna. Yan diyan. Nandiyan sa parte na yan. Pinahugot muna namin yung tubo kasi matatabunan. Pero bago tabunan talaga totally, maglalaan kami ng isang portion dito. Dito namin ililipat yung tubig, yung parang deep well, para mag-supply dito sa buong area natin ng Memorial Park. Ako ang kinakwento ko sa inyo to. So dito guys, sa parte na to, ngayon hindi nyo pa makikita kasi nga under development siya. Dito kami maglalagay ng picnic group, picnic area, tsaka same time parang playground na rin sa gitna na yan. Tapos nandyan po sa parte na yan ang chapel, yung lugar na yan. May chapel po tayo sa gitna ng Memorial Park, para hindi naman din kung gustong mag-living or muni-muni, pwedeng doon muna magpansamantalang mag-tumambay o umistambay. Yan. Guys, nakikita nyo tong white na to. Bali, ito yung paghahati-hati na ng mga individual lots. So, plinasta na ni Foreman. Ito na yung laki nung mismong individual lots. Yan na yung sukat. So yan yung pagitan niya. Ito punta doon. Yan. So ito, block 8 ang tinuturo natin muna dito. Pinaplastahan lang muna nila tayo para may idea tayo kung ano yung magiging itsura ng ating mga burial lots. Yan. So pinapakita muna nila sa atin, nililayout nila na ganito ang magiging itsura. Tapos itong area na to,
ang mangyayari na dito, medyo ano siya, terraces style. So meron siyang angat na 8 inches bawat parang baitang-baitang ang mangyayari. So guys, yung saktong sukat ng paglalagyan ng ano ng burial lot, yan, ganyan kalaki ang isang burial lot natin. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. So 1 by 1.6 sukat, 1 meter by 1.6. Yan, medyo maingay na at nandyan na yung ating full payloader. Yan, yan yung sukat niya guys. Yan, yung ano na yan, sukat na yan, 1 by 1.6 meters. So ikot-ikot tayo dito guys para makita nyo rin kung ano na yung updates dito sa ating maliit na business ni Mother.